100 a kilo, dang it! Ito po ang nahuli kong langgit kagabi. Marami po kaming nakuha. Malaki pa po ang dagat. Mag-aantay po tayo maglutay. So far, parang maganda po ang paglipat namin ng bungsod. Hello guys! Welcome to Mariel Lesson Channel. So tara guys, continue po tayo sa panghuli ng isda. So yung kanina na isda ay kagabi pa po yun. Naka-stack lang. Para ready po pang binta kung makarami po tayo this morning. So hopefully po, swerte po ang bagong setup po natin sa aming bungsod. So let's go guys! Ako lang po ang mamuha ng isda kasi si Sylvester and David ay nasa lungsod po. Sana po makarami po tayo ng isda para pag uwi ko po sa lungsod, masaya po ang asawa ko, makabinta po kami ng isda this afternoon. Tara guys! Fishing na po tayo! Tara! Nandun pa po yung final fishing trap. Napagod ako sa kakalamoy. Yung isang fishing trap namin ay mas malayo po. Ito po yung another entrance po natin. Snacking pinana kasi nagdudumi po sa dagat. Umiitim na dito. At super happy po si Mariela sin dahil may nahuli po akong mamahaling isda dahil nasa mga 1,000 pesos daw ang kilo nito pag ibebenta nyo po ng buhay. Actually, nasama ko po pag sapyaw yung danggit kasi napakadaming danggit po talaga. So as in guys, matakotin po talaga ako sa sea snake and of course, ma-experience mo talaga ito pag nasa dagat kayo pero nakakatakot lang po talaga dahil gusto niyang pumasok dito sa fishing trap. And eventually, umalis lang po yung sea snake. So ngayon guys, continue po tayo panghuli ng isda. Marami po tayong danggit. At gagamitan po natin ng sapyaw kasi usually po yung mga danggit, very energetic po yan during daytime. Kaya mas maganda po namin ito hinuhuli pag gabi. Ang dami pong danggit. Sapyaw na lang po talaga kasi sa sobrang dami. Ang hirap po panain. Tsaka yung danggit, sila po talagang pinakamahirap panain kasi panay mo po talaga. Have to be careful po sa danggit kasi napaka-spiky po yan. Oops. Oh, there we go. And marami na tayong danggit dyan. Mga buhay pa yan. Ayan.
More fish! More fish! Actually, mas madali ito siya eh. Tingnan niyo, ang dami na, no? Wow! Lucky! Wow! Fighting na sila. Bilis na. Bilis mo dumami ng dangkit. Malaki po siya. Nakuha rin kita! Ang hirap pong ano, lagay sa sapyaw. Ito na yung pang-apat nating dollar. Dollar to na isda. Bawal itong mamatay. Pag mamatay ito, hindi na masyadong mahal. Yay! Meron po tayong apat na dollar na isda. Oh my God, guys. Sobrang lalaki ito ng danggit. Laki po! Angelfish! Yung first na paglagay natin ng bungsod, pumasok siya agad. Ngayon, pumasok na naman po siya ulit. Napakataba pa naman ito. Angelfish, madagdagan po yung isda natin. Woo! Ito yung pinakamalaking isda. Woo! Nahuli rin kita! Malaking lifty ata ito na isda. Woo! Ang laki po. Ang saya po ni Mariel. Dami pong isda nahuli natin. Ayan, ito na po ang nahuli nating isda. Napakadami pong danggit at biglang pumangit agad ang panahon. At ito po yung isda, yung mga panther, yung mga dollar fish po. Ibubuhay lang natin yan kasi ibebenta po natin ng buhay. At ito po, talagang makakabenta po tayo. Talagang makakabenta po kami ni David sa lungsod.
Pipiliin lang natin yung mga medyo malalaki na isda. Ayan, buhay pa talaga to. Ito yung malalaking squid. Uulamin lang po to ni Mariel. Tatlong malalaking squid na pinana natin. Fresh na fresh. Lagay lang natin yan dyan. Kasi pipiliin lang natin ang ibebenta. And of course, mag-ano tayo ng pang-ulam namin. Ito yung malalaking isda. Swerte po talaga kasi danggit season po. Perfect po paglipat namin ng ano, nagbungsod namin ng area. Pero kahit hindi yun ililipat, papasok po talaga yung mga danggit kasi it's a danggit season. Bibenta, magbibenta na naman kami ito ng asawa ko. Magkakapera na naman kami. Hello, good afternoon. Handa na po kami ni David magbinta ng isda. Derv, are you ready? Yeah, I'm ready. Nag-party po si Mariel kanina. Ayan, yung mga danggit natin. Ibebenta po natin ito ng 200 pesos ang kilo. Marami po talaga naghahanap ito sa barrio. Hinahanap nila kasi nakakabili po sila ng half kilo. Hopefully po, maubos po ito this afternoon, Derv. The time is like nearly 3 p.m. That's yeah. The best time magbinta ng isda. Pinaghirapan ko po yan pagbana kanina. Okay, go fast. At tara, magsimula na po tayo pagbinta ng isda. The same as usual, kailangan po namin mag-stop-stop sa barrio-barrio. At super fresh po talaga ang ibebenta nating isda. Kasi this morning ko lang po ito hinole, as in I did my best po na makauwi po ako by afternoon at makabenta. Sila po pala yung nag-drive ng sasakyan behind us dahil gusto pala nilang bumili ng isda. So syempre, hindi pa po kami nakadating sa barrio. May customer na po agad kami. Kaya masaya agad si Mariel Lassen. What more, kilala ko po sila. Tapos bibili po sila ng 2 kilos na isda. Isda! Danggit! Danggit! 300 a kilo! Danggit! Napakagandang isda! 100 a kilo plus bagong kuha! At ito na nga, may mga customer na po tayo na lumapit. Actually, mga suki ko po talaga sila na binabalik-balikan ko sila at binabalik-balikan nila din yung isda ko dahil masarap daw po. And of course, very fresh po talaga, high quality po talaga ang binibenta kong isda. Isda! As in, every time po magbebenta kami ng isda ng asawa ko, super happy po talaga kami kasi ang mga tao na bumibili ng isda namin, super friendly nila. Kaya nag-i-enjoy din ako makausap sila while bumibili po sila ng isda namin. Sukli, Cecilio. 6, 7. 700? Yay. Salamat! Danggit! 300 a kilo! Pagpasok namin dito ay may bumili po agad ng half kilo. So yan po talaga ang maganda sa danggit kasi nakakabili po ka ng half kilos for 100 pesos. Ang asawa ko naman ay in charge sa tagahawak ng pera. Isda! Isda! May customer na tayo. Isda! Kasi nakastop guys.
At more customer pa po tayo, more blessing of course. Ito talaga ang maganda sa barrio dahil marami po talagang bahay-bahay. Ang sarap po sa pakiramdam na bawat may bibili na 1 kilo na isda, 2 kilo na isda, alam ko po yun na pinaghirapan ko po talaga. Tanggit! 300 a kilo! How much? The bayad. Oh. Salamat. Salamat. Bayad din 120 and salamat. Change. 220 change. No, it's 280 change. 280. When I say 220, it means that's what the car. Oh yeah, okay. Get the change hand. Do you have a 20? 20. You get the 20 inches. Yes, 300. Okay, thank you. Thank you. Dave, 200 pesos. 300 change. 300 change. Bye, Danny. Is da! Kung mapapansin niyo po ay gumamit po talaga ako ng luwag or sandok para hindi po matusok ang mga kamay, kakapili po ng danggit. Salamat. Salamat. Pasok tayo dito sa mga suki. Should I start yelling here? Yes. Is da! Is da! Nag-1 ng kilo, Nay! After mga 2 to 3 hours po sa pagbibenta naming isda, as in ang dami po talagang bumili. Ang sarap po talaga sa pakiramdam na yung pinaghirapan mo ay makikita mo talaga, magbubunga siya. Hindi siya madali of course sa panghuli pa lang ng isda at pagbenta ng isda, mga 3 to 4 hours bago po namin masold out ang isda. The most important is masaya po kami sa aming ginagawa. Ayan guys, so at least parang marami na po ang nabenta natin. Half na po ang isda natin na lang natira. Oh. Ay! Thank you. Salamat, Tay. More than half na ata yung nabinta natin. So, the time is mag-5 na. So, hopefully, ma-open na namin ito bago mag-alim. At may mga gustong magpa-picture po sa akin. Actually, sobra talaga ako nahihiya kasi sino naman ako, nagbibenta lang naman ako ng isda. Pero nakaka-proud po talaga, as in hindi ko po ma-explain. Inom muna tayo ng tubig. I'm so thirsty. Ayan po guys, parang paggabi na po talaga. Ito na lang po ang natira naming isda. Hindi po talaga siya naubos. Ayan, I think we have leftover around
more than 3 kilos at super, super pagod na talaga si Mariela. Kasi since this morning, hinuli ko to around about mga 4 hours of harvesting. Super tired na po talaga ako, but I'm glad na marami din po kaming nabenta. Super, super happy po ako dahil ang dami pa rin po namin nabenta this afternoon. So, ang natira po, I'm not very sad kasi gagawin po natin itong daing, honey. We're gonna make lots of dried fish. Okay, honey, let's count our money na nabenta nating isda. There we go. 1,000. 2,000. Let's wait, honey. We're too public. Yeah. People think we're so rich. But nagbibenta lang tayo ng isda. Pinaghirapan po to. 3,000. 4,000. Let's wait. Because there's so many. 20 pesos. How old is that, honey? 4,000 already, isn't it? 4, yes. 4,500. 5,000. Ay, yay, yay. 5,500. 600. 700. 800. 900. 1,000. That's 6,000. 6,000, huh? 6,050. I have 10 coins here. 6,050? 6,050 po! Damn! We just earned 6,050! Yes. Right. Ay, grabe. Ang laki pala ng nabinta namin. Honey! Oh my God! I did not realize. Kung 6,000 po ang kinita namin, ibig sabihin po, we just sold 30 kilos of fish! Really? Wow! We did well. We did well. Grabe po talaga. Worth it po talaga ang pag-change namin ng another area sa bungsod. Tingnan nyo po, ang dami ko pong nahuli na isda. Super worth it. I'm super, super happy po na kumita po kami ngayon ng 6,000 pesos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye! Bye. Please like and subscribe to our channel!